My husband a legendary man, Kabanata 61, ang parehong kaaway. Sa ward ng First Hospital sa West Plain City, nakahiga si Xiao Wang sa kama na may masakit at desperado na tingin. Ang mga buto sa kanyang kanang kamay ay nabasag, na tumama sa kanya ng husto. Muntik na siyang mapilayan. Hindi matanggap ni Xiao Wang ang katotohanan ito. Andy Wu, papatayin kita. Sumigaw si Xiao Wang na may malamig na tingin. May puot sa kanyang puso. Anak, pinagluto ka ni mommy ng chicken soup. Isang medyo may edad na babae ang biglang pumasok mula sa labas ng ward. Ang pangalan ng babae ay Mei Feng Yu at siya ay ina ni Xiao Wang. Si Mei Feng Yu ay labis na nagpalayaw kay Xiao Wang. Spoiled siya sa nanay niya kaya naging mayabang at bossy. Nang makitang nasasaktan ng ganito ang kanyang anak, kumikirot ang kanyang puso. Ayoko, gusto ko mag-higanti. Nakahiga si Xiao sa kama. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Nakatutok ang tingin niya sa kisame at nagpakawala ng malamig na sigaw. Anak, talagang ipaghihiganti natin ito. Ang iyong ama ay nakabalik ng maaga mula sa ibang bansa, at siya ay darating sa ospital. Siguradong tutulungan ka niya, sabi ni Mei Feng sa anak. Habang nag-uusap sila, ang kanyang ama, si Zheng Cheng Wang, ay pumasok sa ward na may mahabang hakbang, na sinundan ng isang grupo ng kanyang mga tauhan. Zheng Cheng, tingnan mo, ang mga kamay ng anak mo ay tinapakan ng tanggang Andy na iyon. Si Mei Feng ay napuno din ng puot. Nang makita niyang dumating na ang asawa ay agad niyang sinabi. Si Zheng Cheng ay nasa isang business trip sa ibang bansa, at nang mabalitaan niyang may nangyari sa kanyang anak, bumalik siya kahapon. Bagamat hindi nagustuhan ni Zheng Cheng ang kanyang anak na walang kakayahan, si Xiao ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at tiyak na hindi niya hahayaang saktan ng iba si Xiao ng ganito. Tinitigan niya si Xiao sa kama at seryosong tinanong, nasugatan ka ba talaga ni Andy? Nang makita ni Xiao na dumating ang kanyang ama ay nabawi niya ang kanyang lakas. Tumingin siya sa kanyang ama at mataimtim na sumagot, oo, nakinig ako sa iyo na iwanan si Jenny at Andy simula noong araw na iyon. Ngunit kahapon, natagpuan ni Andy ang aking lugar at binugbog ako at tinapakan din niya ang aking kamay. Habang nagsasalita si Xiao, lalo siyang nagagalit, at ngayon ay nakasuot siya ng nakamamatay na tingin. Sumumpa siya sa kanyang puso na papatayin niya si Andy. Andy Wu, iyan ang tanga na taga West Plain City. Siya iyon, maliban sa hanggal na si Andy, walang maglalakas loob na bugbugin si Xiao ng ganoon. Ang hanggal na ito ay nangangahas na saktan ang mga tao ng pamilya Wang, hinahanap niya ang kamatayan. Matapos marinig ang reklamo ni Xiao, lahat ng mga miyembro ng pamilya Wang ay galit na galit. Naging seryoso rin ang mukha ni Zheng Cheng. Dahil sa babala ni Chang Shengli noong nakaraan, sinabihan ni Zheng Cheng si Xiao na layuan si Jenny Zia. Sa kanyang opinyon, tiyak na magkamag-anak sina Jenny Zia at Chang Shengli. Si Andy Wu ang asawa ni Jenny. Bagamat siya ay isang tanga, ayaw siyang guluhin ni Zheng Cheng. Ngunit ngayon ay kinailangan siyang guluhin ni Zheng Cheng, dahil ang kanyang anak ay napilayan ni Andy Wu. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi Chang Shengli, hinding-hindi pa kakawalan ni Zheng Cheng si Wu. Kahit na dumating si Chang Shengli upang magmakaawa sa kanya na iligtas si Andy, hindi niya ito bibigyan ng mukha. Alam mo ba kung saan nakatira si Andy Wu? Tanong ni Zheng Cheng sa mabagsik na boses. Malinaw, naghahanda si Zheng Cheng na mag-higanti kay Andy. Sa sandaling marinig ni Xiao ang mga salita ng kanyang ama, agad siyang natuwa. Agad siyang umupo at bumaling sa kanyang ama at maingat na sinabi, Tay, huwag mong maliitin ang tanggang ito. Wala siyang problema sa pakikipaglaban sa isang dosina sa kanila. Nakita ni Xiao kung gaano kalakas ang pakikipaglaban ni Andy. Isang dosina o higit pang mga lalaking dinala niya ang madaling binugbog ni Andy, na labis siyang napahanga. Walang pakialam si Zheng Cheng sa sinabi ng kanyang anak. He asked in a solemn voice, huwag kang mag-alala tungkol dito, kailangan mo lang sabihin sa akin kung saan siya nakatira. Nang makita ni Xiao ang kanyang ama na ganito, agad siyang bumaba sa kanyang kama at sinabing, ihahatid kita sa kanyang bahay may pinadala si Xiao para alamin kung saan nakatira si Andy noon. Gusto ni Mei Feng na manatili sa ospital ang kanyang anak para magamot, kaya dali-dali niya itong pinigilan at sinabing, maaaring gumaling ka sa ospital, kakayanin ito ng iyong ama. Mainit na sinabi ni Xiao, hindi, kailangan kong ipaghiganti ang sarili ko. Galit na galit si Xiao kay Andy kaya hindi siya nakahiga sa kama habang naghihintay ng balita. Matapos ang paulit-ulit na kahilingan mula kay Xiao, sa wakas ay pumayag ang kanyang mga magulang na palayain siya. Nang may handa na nila ang lahat, pinamunuan nila ang 20 o higit pang mga profesional na bodyguard ng pamilya Wang sa isang dosenang kotse at nagmaneho patungo sa Wuzi Alley. Bandang 2 PM sa pasukan sa Wuzi Alley, nagtagpo ang 2 convoy ng pamilya Zia at Wang, nakaharang sa daanan ang kanilang mga sasakyan. Gumawa kayo ng paraan, nauna kami. Si Bill Zia, na nakabalot ng gauze sa ulo, ay galit na lumabas ng sasakyan at sinigawan ang mga sasakyan ng pamilya Wang. Hindi pinansin ni Bill Zia ang kanyang mga pinsala.
Siya ay nakayuko sa paghihiganti, at siya ay labis na nagalit nang makita niyang may humarang sa kanyang daraanan. Sa oras na ito, bumaba rin si Shihao mula sa kotse, at sinigawan niya si Bilzia, umalis ka na para mauna na kami. Gayun din, si Shihao ay sabik na maghiganti. Naiinis din siya na nakaharang siya sa dinadaanan niya kaya mas lalo siyang masungit. Alam ni Bill na si Shihao ang young master ng Wang family. Kung dati, hindi kailanman maglalakas loob si Bill na guluhin si Shihao, ngunit ngayon ay iba na. Ang pamilya Zia ay naging mas makapangyarihan kaysa dati sa West Plian City dahil sa usapin ng Breeze Hotel, at ang pamilya Zia ay mayroon ding mahusay na pamilyang kay na maaasahan, si Bill ngayon ay hindi na natatakot kay Shihao. Dito muna kami, umalis na kayo dito. Masungit na sigaw ni Bill. Umungol si Shihao, naghahanap ka ba ng gulo, papatayin kita. Sumigaw si Bill, halika, sino ang natatakot? Ang dalawang sugatang lalaki ay nasa pasukan ng Woozy Alley, nagmumura ng malakas. Maging silang dalawa ay nagsimulang mag-away. Nang makita ang eksenang nawala sa kontrol, ang pamilya Zia at ang pamilya Wang, sunod-sunod na bumaba sa kotse. Si Bill at Shihao ay bumalik sa kanilang sariling team ng pamilya. Agad na natuklasan ng matandang babae si Zheng Cheng Wang, ang chairman ng grupo ni Wang. Walang magandang pakiramdam ang matandang babae sa pamilya Wang. Pinahiya ni Shihao ang matandang babae noon nang tinukso niya ang pamilya Zia. Kaya sa sandaling ito, nang makita si Zheng Cheng at Shihao, ang matandang babae ay labis na nalungkot at sinabi niya kay Zheng Cheng, "Mr. Wang, bakit ka nandito?" Kilala rin ni Zheng Cheng ang matandang babae. Ang pamilya Wang ay itinuturing na isang prestihiyosong pamilya sa Western Plain City. Kailanman ay hinamak ni Zheng Cheng ang pamilya Zia, ngunit ngayon, alam niya na ang pamilya Zia at ang pamilya Kai ay naghahanda na magsanib puwersa, at naruroon din si Zin Lei Kai sa sandaling ito. Kaya hindi masyadong mayabang si Zheng Cheng, sumagot lang siya nang, "Nagpunta ako dito para sa isang bagay, bakit nandito rin ang pamilya Zia mo?" Ayaw sabihin sa kanya ng matandang babae na binugbog ni Andy ang kanyang apo, at nagpunta sila partikular para maghiganti sa kanya, kaya sinagot na lang niya nang, "We're here for something." Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, biglang naunawaan ni Zheng Cheng na itong Woozy Alley ay isang lumang eskinita sa lumang bayan. Ang tanging posibilidad na makarating sa ganoong lugar ang pamilya Zia ay hinahanap din nila si Andy Wo. Sa pag-iisip nito, sumimangot si Zheng Cheng at mariing sinabi, "Didiretsahin kita." Sinakta ni Andy Wo ang anak ko, pumunta ako dito para maghiganti sa kanya, at sinusubukan ng pamilya mong Zia na protektahan ang hanggal na ito, tama ba? Tiningnan ng matandang babae ang nasugatan na si Shihao at agad na naunawaan, ipinaliwanag niya. "Wang, hindi mo kami naiintindihan. Pinaalis ko na si Jenny sa pamilya Zia. Walang kinalaman si Andy sa pamilya namin ni Zia at hindi ko siya paprotektahan. Kung sa bagay, binugbog ni Andy ang apo ko, at pumupunta rin ako dito para maghiganti sa kanya." Sa sandaling natapos ang hindi pagkakaunawaan, ang eksena ay nagkagulo. Baliw na aso talaga si Andy na nangangagat kapag may nakita. Medyo maamo ang lokong ito dati, paano siya naging mayabang ngayon? Dapat natin siyang bigyan ng magandang bagbog. Oo, mapilayan man lang natin siya. Ang dalawang panig na naging tit for tat ay biglang nagkaisa dahil kay Andy, at lahat sila ay gustong patayin si Andy Wo, ang tanga. Tila nagkakaisa ang pamilya Zia at ang pamilya Wang. "Since that's the case, then there's no need for us to waste our time here, hulihin na lang muna natin si Andy Wo." Hindi gustong magaksaya ng oras, dumiretso si Zheng Cheng sa punto. Tumango ang matandang babae at sumagot, "Oo, hulihin muna natin siya. Pumasok kayong lahat sa sasakyan." Nag-utos ang matandang babae at si Zheng Cheng sa kanilang mga tauhan. Agad na sumakay ang lahat ng tao sa sasakyan. Pagkatapos ay pinagsama ang mga kotse ng pamilya Zia at ang mga kotse ng pamilya Wang. Ang lahat ng mga sasakyan ay pumasok sa Woozy Alley sa isang maayos na paraan at mabilis na nagmaneho patungo sa maliit na bungalow na malalim sa eskinita. My Husband a Legendary Man, Chapter 62 Nasaan si Jenny? Ang mahabang motorcade ay dumaan sa Woozy Alley na parang dragon. Dumating ang kotse sa harap ng motorcade malapit sa entrance ng maliit na bungalow at huminto, at ang mga sasakyan sa likod ay huminto. Mabilis na bumaba ang mga tao sa sasakyan at sakasabay na naglakad papasok sa maliit na bungalow. Ang mga pamilyang Zia at Wang ay nagpadala ng ilang lalaki sa bahay upang hanapin si Andy, ngunit sa oras na ito, lumabas si Xiao Huapan at sinabi sa mahinang boses, "Aakyat ako at titingnan." Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang sumulpot na parang matalim na palaso. Agad siyang tumalbog at ipinatong ang isang paa sa ibabaw ng dingding. Sa tulong ng pader na ito, hinawakan niya ang bubong gamit ang isang kamay at tumalon. Mabilis ang mga galaw ni Xiao Huapan, at ilang segundo lang ay nakaakyat na siya sa bubong. Galing! Ang mga tao ay naglalabas ng mga tinig ng pagkamangha na may paghanga.
Nagawa ni Xiao Huapan na umakyat sa tuktok ng isang gusali na mahigit 3 metro ang taas sa napakabilis na paggalaw, na sapat na upang ipakita na hindi siya isang ordinaryong martial artist. Tumayo si Xiao Hua sa tuktok ng gusali at tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumalon pababa at sinabi sa lahat, walang tao sa itaas. Fuck! Tumakas siya. Mariin na ikinuyong ni Bilzia ang kanyang mga kamao. Si Xiao Wang ay parehong nadismaya at nagalit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nanunumpa ng may galit, Andy, hahanapin kita. Kasabay nito, sa high-speed railway, umupo si Andy sa tabi ng bintana, tumingin siya sa labas ng bintana na may komplikadong hitsura. Kaninang hapon lang, sa wakas ay nakuha na ni Andy ang balita tungkol kay Jenny. As he expected, professional talaga ang mga kumuha kay Jenny at sa kanyang ina. Mas partikular, sila ay mga profesional na mamamatay mula sa isang pangkat ng mamamatay. Ang resulta ay pareho sa umaga. Walang laman ang bahay, gulong-gulo na lang ang natitira. Nasaan si Andy? Sabi ng isang tao. Biglang inabot ni Bilzia ang kanyang kamay at itinuro ang tuktok ng maliit na bungalow at sinabing, dapat nasa bubong siya. Noong sinaktan niya ako kaninang umaga, tumatalon siya sa bubong. Isang palapag lang ang maliit na bungalow na ito, at konkreto ang bubong nito, ngunit walang hagdanan. Kaya hindi nila akalain na makakapagtago pa ang mga tao sa itaas. Walang hagdan, paano siya nakaakyat doon? May hindi makapaniwalang sabi ang killer group ay tinatawag na Prison Blood, na isang aktibong killer group sa Jiangdong Province. Ang Prison Blood Killers ay sobrang nakakatakot. Ang Jiangzu Sword ay isang ordinaryong assassin sa Prison Blood. Maraming makapangyarihang mamamatay sa Prison Blood. Ang palayaw ng kanilang pinuno ay Shadow. Ang Shadow, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay gusto ang multo ng gabi. May nagsasabing isa siyang demonyong uhaw sa dugo. May nagsasabi na gentleman daw siyang tao. Sa Jiangdong Province, maraming alam at tungkol sa Shadow. Ngunit lahat ay sigurado sa isang bagay, at iyon ay siya ay hindi kapanipani, walang malakas at makapangyarihan. Bilang pinuno ng Prison Blood, ang kanyang kakayahan sa pagpatay ay talagang pinakamataas. Basta bibigyan mo siya ng sapat na pera, siguradong hahayaan niyang mamatay ang sinumang tao. Ang punong tanggapan ng Prison Blood ay matatagpuan sa isang bayan na tinatawag na Bayon Ancient Town sa Jiangdong Province. Bagamat isang bayan lamang ang Bayon Ancient Town, mayroon itong napakaunlad na ekonomiya at umuunlad na negosyo. Ang bayan ay mayroon ding istasyon ng tren at isang paliparan, na mas malakas kaysa sa karaniwang bayan ng county. Mayroon ding matandang pamilya sa sinaunang bayan na ito na tinatawag na Uyang Family. Ang pamilyang Uyang ay ipinamana sa daan-daang taon at patuloy na umuunlad. Magbago man ang panahon at magbago ang lungsod araw-araw, ang pamilya Uyang ay palaging nangungunang 3 pamilya sa lalawigan ng Jiangdong. Sa pagkakaroon ng ganitong pamilya, natural na malakas ang ekonomiya ng Bayon Town. Ang Bayon Ancient Town ay mayroon ding sariling natatanging monumento at tanawin at itinuturing na isang sikat na atraksyong panturista sa bansa. Ang bayan ay abala sa mga turista bawat taon. Ang punong tanggapan ng Prison Blood ay matatagpuan sa Bayon Ancient Town, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol dito. Maaring mapagtatalunan na ang punong tanggapan ng Prison Blood ay mahiwaga, at dahil sa misteryo, ang Prison Blood ay nakagawa ng maraming krimen sa mga nakaraang taon, ngunit hindi pa sila tuluyang naalis. Nalaman ng mga investigador na sina Guilan Huang at Jenny ay nahuli ng mga assassin ng Prison Blood, at nalaman din na dinala sila sa teritoryo ng Bayon Ancient Town. Ngunit ang natitira ay maaari lamang malutas ni Andy mismo, dahil ang pulisya ay hindi maaaring makialam sa usapin ng Prison Blood, o ang mga hostage ay tiyak na mamamatay. Nakuha ni Andy ang balita at umalis kaagad. Direkta siyang umalis sa bahay at sumakay ng high-speed na tren papuntang Bayon Ancient Town. Ying, let's let the steward help us change seats. Ayokong umupo dito. Si Andy ay nakaupo sa 3rd upuan sa unang row, at isang matabang babae na nakaupo sa tabi niya ang biglang nagsalita sa nakapusod na babae sa tabi niya. Ang pangalan ng matabang babae ay Bingbang Fang at ang babaeng nakapusod ay si Ying Tang. Magkaklase ang dalawa at may magandang relasyon. Inikat ni Ying Tang ang kanyang ulo at hindi maintindihang nagtanong, bakit? Tumingin si Ying Tang kay Andy sa kabilang side ng upuan ni Fang Bingbang at naintindihan kaagad. Nakangisi si Bingbang Fang kay Andy. Kaya't sinabi niya, paano ka makakapagpalit ng upuan sa high-speed na tren? Kung gusto mong lumipat ng upuan, papalitan kita ng upuan. Pagkatapos ay inilipat ni Ying Tang ang kanyang upuan kasama si Bingbang Fang. Pagkatapos magpalit ng upuan, nakasimangot pa rin si Bingbang Fang kay Ying Tang at nagtanong, hindi mo ba iniisip na mabaho ito? Nagkibit-balikat si Ying Tang at sinabing, kaya ko. Tinikom ni Bingbang Fang ang kanyang bibig at nagreklamo, malas kong makasama ang gayong tao. Bamulong pabalik si Ying Tang, hindi rin madali ang buhay ng mga migranteng manggagawa, hindi mo na ulit sasabihin sa kanila iyon.
Si Ying Tang ay may magandang lahi at hindi siya kailanman ni na maliit ng sinuman. Kahit nasa harap ng mga pulubi, hindi siya nagpakita ng anumang disgusto sa kanila. Habang nasa daan, kumuha si Ying Tang ng merienda sa kanyang backpack at kinain ito kasama si Fang Bingbang. Sir, gusto mo ba ng tinapay? Inabot ni Ying Tang ang isang tinapay kay Andy. Malumanay na sagot ni Andy, hindi, salamat. Si Ying Tang, gayunpaman, ay hindi sumuko at nagpatuloy, napakasama mo, alam kong hindi ka pa kumain ng anumang pagkain. Kunin mo na lang ang pagkain. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi mo kailangang patayin ang iyong sarili sa gutom. Ang tono ni Ying Tang ay tauspuso at puno ng pag-aalala. 2 araw nang hindi kumakain si Andy. Gutom na talaga siya ngayon, pero wala siyang ganang kumain. Kaya lang, ang mga salita ni Ying Tang ang nakaantig sa kanya. Kahit anong alala niya kay Jenny, kailangan niya munang alagaan ang sarili niyang katawan at hindi siya dapat matamba hanggat hindi niya nahahanap si Jenny. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Andy ang tinapay sa kamay ni Ying Tang at sinabing, salamat. Pagkasabi nun ay kinain niya agad. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bingbang Fang na sabihin, Ying, masyado kang mabait. Nagbibigay ka ng kawang gawa sa sino mang nakikita mo. Napakaraming mahihirap sa mundong ito, maaari mo bang tulungan silang lahat? Humuso si Ying Tang at hindi nagsalita. Makalipas ang 1 oras, dumating ang tren sa Bayon Station. Bumaba din dito sina Ying Tang at Bingbang Fang, at habang naglalakad sila palayo, sinabi ni Ying Tang kay Andy, Palem. Tahimik na tumayo si Andy, bumaba siya sa high-speed railway at naglakad patungo sa exit station. Ying, tingnan mo, sumunod ang migrant worker na iyon. Baka isipin niyang mabait ka at inistok ka. Maingat na sabi ni Bingbang Fang habang nakaturo kay Andy. Anong iniisip mo? Bumaba na rin siguro siya dito sa stop. Sabi ni Ying Tang, agad na hinaylan ni Bingbang Fang si Ying Tang at pinigilan, hayaan mo muna siya. Nilagpasan ni Andy ang 2 at umalis ng mahabang hakbang. Ilang riksyo ang nakaparada sa labas ng labasan. Pagkalabas na pagkalabas ni Andy, sumakay siya sa isa sa mga kalisya at sinabing, pumunta ka sa lugar na maraming tao. Sumakay ng riksyo si Andy sa gitna ng Bayon Ancient Town. Dumating siya sa isang lumang commercial street. Ang mga kalye ay mataong sa mga tindahan at mga tao. Ito ang pinakamaunlad na lugar sa Bayon Ancient Town. Pagkatapos ay binayaran ni Andy ang pera at lumabas ng sasakyan. Dahan-dahan siyang naglakad sa commercial street at tumingin-tingin sa paligid. Naglakad siya papunta sa isang noodle restaurant, at biglang huminto. Sa loob ng noodle restaurant, maraming turista ang kumakain. Sa labas nito, isang dosena o higit pang mga hoodlum ang nagtipon, ang ulo nito ay isang lalaking nagngangalang Thunder. Si Thunder ay may mahusay na kapangyarihan sa Bayon Ancient Town, sikat sa kanyang mahusay na lakas. Sinasabing nakapatay siya ng toro sa pamamagitan ng suntok, ito ang nagpasikat sa kanya kaya maraming hoodlum ang nagsilbi sa kanya dahil sa paghanga. Sa ngayon, pangunahing nabuhay si Thunder sa pagkolekta ng proteksyon ng pera. Panahon na para bayaran mo ang iyong protection money. Tumayo si Thunder sa pintuan at tinitigan ang may-ari ng noodle restaurant at umungol sa malalim na boses. Ang may-ari ng noodle restaurant ay mga tapat na tao. Nang makita niya si Thunder, dali-dali niyang ibinaba ang pansit sa kamay at magalang na sinabi Thunder, Sir, pwede ba akong magbayad ng mas mura para sa proteksyon? Ngayon na tumataas ang mga presyo, hindi ako maaaring kumita ng maraming pera. Fuck you, just shut up. Sisirain ko ang restaurant mo kapag hindi mo ako binigyan ng pera. Desmayadong sabi ni Thunder. Nang makitang galit na galit si Thunder, hindi na nagsalita pa ang may-ari ng pansit restaurant at agad na inilabas ang pera at iniabot sa kanya. Sa susunod na sisingilan kita para sa proteksyon, itikom mo ang iyong bibig. Tapos umalis na si Thunder kasama ang mga tauhan niya. Pagkaalis na pagkaalis ni Thunder ay pumasok na si Andy sa noodle restaurant. Sir, ano pong gusto niyong kainin? Binati siya ng may-ari ng noodle restaurant. Tinitigan siya ni Andy at sinabing, With your martial arts, you can fight those rogues. Hindi mo kailangang bigyan sila ng pera ng proteksyon. Natawa sa sarili ang may-ari ng noodle restaurant, nagbibiro ka siguro. Paano ko malalaman ang tungkol sa martial arts? Biglang hinampas ng palad ni Andy ang dibdib niya, saka siya bumagsak kaagad sa lupa. Ang eksenang ito ay natakot sa malaking bilang ng mga taong nag-dinner doon. Lahat ng mata ay nakatingin kay Andy, at lahat sila ay nasa estado ng pagkamangha. Hindi pinansin ni Andy ang iba at lumapit sa may-ari. Tinapakan niya ang kanyang katawan, at malamig na sinabi, Tell me, where is the prison blood headquarter? My husband a legendary man, kabanata 63, Jenny Zia sa auction. Pagkaraan ng ilang sandali na sumulyap sa kalye, sa wakas ay napagpasyahan ni Andy na ang may-ari ng tindahan ng pansit na mukhang ordinaryo ay talagang miyembro ng prison blood.
Bilang isang lihim na nakatagong underground killer organization, dapat itong magkaroon ng contact spot na karaniwang matatagpuan sa isang pampublikong lugar. At ang contact person ay magkukunwari bilang isang napakaordinaryong tao. Ang contact person ng Prison Blood ay isang mahalagang tagumpay. Dumating si Andy sa pinakaabalang lugar ng lumang bayan lalo na para lang hanapin ang contact person. Sa isang sulyap, ang mga tao sa kalye ay halos ordinaryong tao. At sa wakas ay pinuntirya ni Andy ang may-ari ng noodle shop dahil naramdaman niyang may nakatagong nakatago sa ilalim ng kanyang pagbabalat kayo na nakamamatay, na makikita lamang mula sa isang pumatay ng maraming tao. Ito ay hindi makatwiran na ang gayong eksperto sa militar ay dapat maging magalang sa mga gangster na iyon. Bukod dito, hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan nang dumating si Andy upang subukan siya, na nakumbinsi pa si Andy na siya ang eksaktong contact person ng Prison Blood. Nang hindi umiikot sa paligid, direktang nagtanong si Andy. Humiga sa lupa ang may-ari ng tindahan ng pansit at masakit na sinabi, "Kuya, hindi ko talaga maintindihan ang sinabi mo. Huwag mong aybuli ang mga tapat na tao. Nabayaran ko na ang protection money. Kung sinaktan mo ako, kuya, hindi ka pakakawalan ni Lay." Nanginginig ang boses niya sa hinaing, at mukha nga siyang nakakaawa at tapat na tao. To be honest, perfect ang kanyang camouflage skill. Gayunpaman, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Andy. Si Andy ay mas mapagbantay kaysa sa karamihan ng mga tao. Kitang-kita niya ang kapangyarihan ng may-ari ng noodle shop, kaya sinimulan niya itong sipain ng malakas. Boom! Muling sinipa ang may-ari at tuluyang not a man ang mesa ng tindahan na naging sanhi ng agarang pagbagsak ng matipunong kahoy na mesa. Takbo! Takbo! Sa wakas ay nag-react ang ibang mga bisita at nagmamadaling tumakas mula sa tindahan ng pansit na may takot. Sa isang iglap, si Andy na lang at ang may-ari ang naiwan. Kung patuloy kang magsisinungaling, mamamatay ka. Tumingin sa kanya si Andy, at malamig na sinabi. Ang mga fisticuff ni Andy na may pambihirang lakas ay nasugatan siya ng husto. Mabuti na lang at naprotektahan siya ng matipuno niyang katawan mula sa pagiging baldado. Pagkatapos dahan-dahan ang umupo, tumingin siya kay Andy at mahinang nagtanong, "Ikaw ba si Andy Wo?" Ngayon ang kanyang mga mata ay naging lubhang walang pakialam, nanlamig hanggang sa mga buto. Malamig na sagot ni Andy, "Oo." Napaawang ang bibig niya, sabi ni Boss, "Tatlong araw ka bago lumabas dito. Sa loob lang ng dalawang araw ay nakita mo na ako. Mukhang kaya mo na talaga." Malamig na sabi ni Andy, "Stop talking nonsense. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo sa akin ang lokasyon ng headquarters ng Prison Blood." Mahina hong sinabi ng may-ari ng walang takot, "Hindi ka nangangahas na patayin ako. Kapag ginawa mo ito, ang iyong asawa at biyanan ay sabay na papatayin at ang iyong paglalakbay dito ay magiging walang kabuluhan." Andy said murderous, "Tinatakot mo ba ako?" Dahan-dahan siyang tumayo at mahina hong sumagot, "Not threatening. It's a warning. Since nandito ka, let me tell you, go to the Luminous Auction House at 8 PM tonight, doon mo makikita ang gusto mo, isang surprise. Of syempre, maaari mo ring piliin na patayin ako, ngunit sa kasong ito, ang iyong asawa at biyanan ay tiyak na mamamatay." Malamig na sabi ni Andy, "Sabihin mo sa amo mo, kung maglakas loob kang saktan si Jenny, I will wipe Prison Blood off this planet for good." Tapos umalis na si Andy. Maunlad pa rin at abala sa high street, at ang mga tao ay gumagala sa sinaunang kalye, nagtatawanan at nagsasaya. Namumukod-tangi si Andy sa ganoong eksena, parang lahat ay mainit samantalang siya ay malamig, siya ay nagkaroon ng malakas at matalim na lamig sa paligid niya at walang emosyon sa kanyang mukha ngunit malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Buong oras na ito ay bumibitin ang kanyang puso para kay Jenny. Tahimik na lumipas ang oras at unti-unting lumalabo ang langit. Nang tuluyang mawala ang mga liwanag ng papalubog na araw, sumapit ang gabi. Ang Bayon Ancient Town ay naglagay ng nakakatakot na hitsura sa sandaling bumaba ang gabi, ang kasaganaan at kasiglahan ay ganap na nawala, at agad na nilamon ng kahungkagan at kalungkutan ang buong bayan. Parehong mga tao at mga sasakyan ay halos hindi nakikita sa mga lansangan, ang mga tindahan ay sarado din, at ang bayan ay puno ng katahimikan at kawalan ng laman, walang nang ahas na lumabas sa gabi, lalo na ang mga batang babae. Ying, nabalitaan kong medyo delikado sa Bayon Ancient Town sa gabi at mas mainam para sa mga kabataang babae na manatili sa bahay, bakit tayo lalabas? Sa isang lumang kalye, magkatabing naglalakad sina Bingbang Fang at Ying Tang, si Ying ay kalmado at kalmado habang si Bingbang ay labis na kinakabahan kaya nagtanong siya. Umiti si Ying kay Bingbang at sinabing, "Ano? Natatakot ka na baka may magkagusto sa'yo at agawin ka?" Inilabas ni Bingbang ang kanyang dila at sinabing, "Ikaw ang inaalala ko. Masyado kang kaakit-akit na lubhang mapanganib para sa iyo na lumabas. Bukod sa maraming nawawalang kaso nitong mga nakaraang araw, maging ang mga pulis ay tila walang anumang palatandaan, I think may mga multo na gumagala.
Hindi sumasang-ayon si Ying, walang multo sa mundong ito, kaya itigil mo na ang pananakot sa iyong sarili. Lumaki ako sa lugar na ito at walang nangyaring masama sa akin, ang mga alingaungaw na iyon ay hindi totoo at sa tingin ko ito ay ligtas dito, tere na at dadalhin kita sa isang lugar na interesante. Nagmarcha pasulong ang dalawa sabay usap sa isa't isa. Makalipas ang 10 minuto, huminto sila sa harap ng isang mataas at marangal na gusali na dati ay katedral ngunit ngayon ay isang auction house, na kilala bilang Luminous Auction House. Ang Luminous Auction House ay isang underworld auction house sa sinaunang bayan na ito. Ang mga bagay na dati o ipagbibili ay maruruming ninakaw na kalakal, kahit ano ay mabibili basta maglakas loob kang bumili. Kahit na maraming mayayaman ang pumunta sa bayang ito para sa Luminous Auction House. Ying, anong ginagawa natin dito? May pera ka ba para makabay lang mga gamit dito? Tumingin si Bingbang sa auction house at nalilitong nagtanong. Siyempre wala akong bibilhin dito, I just want to come and check out, because I heard there would be a very interesting item to be traded tonight so I take you here specially. Puno ng mga inaasahan ang ekspresyon ng mukha ni Ying. Tumigil sandali si Bingbang saka nagtanong, pwede ba tayong pumasok? Ipinaliwanag ni Ying, oo pwede tayong pumasok, dahil wala silang anumang mga paghihigpit para sa mga bisita dito. Bilang isang napaka-irregular na auction house, ang Luminous Auction House ay walang mga paghihigpit hanggat ikaw ay tao, tiyak na mapapasok mo ito, kung gusto mo ng magandang upuan na mauupuan, ang kailangan mo lang gawin ay magpakita ng mas maaga, anuman ang iyong pagkakakilanlan o katayuan sa pananalapi. Tumanggo si Bingbang kay Ying at sinabing, sige. Halos hindi na matapos magsalita si Bingbang, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang braso ni Ying at tinitigan ang madilim na dulo ng kalsada sa unahan at sinabi sa nanginginig na boses, tumingin ka doon, Ying, tao ba yun o multo? Sinundan ni Ying ang paningin ni Bingbang at nakita ang isang anino ng tao na lumilipad, dahan-dahang patungo sa kanila pati na rin ang auction house. Talagang nakakatakot at nakakatakot ang eksena sa unang tingin. Ngunit kapag tiningnan nilang mabuti at maingat, masasabi nilang ito ay talagang isang taong naglalakad siya pero parang lumilipad, plus ang kanyang buhok ay molo at magulo ang damit, mukha nga siyang multo sa madilim na gabi. Hindi ba siya ang tiyuhin ng manggagawang magsasaka? Habang papalapit ang anino, biglang nakilala ni Ying na ang lalaking ito ay nasa parehong subway kanina, siya si Andy Wo. Nabawi ni Bingbang ang sarili mula sa takot na emosyon at tinitigan ng mabuti ang lalaki sa kasinabing, siya talaga. Bakit nandito rin siya? Inistok niya ba tayo? Anong pervert? Mahinahong sabi ni Ying, kung gusto niya tayong saktan, ginawa na niya ito. Tumigil sa pag-iisip ng labis, baka gusto din niyang makita ang auction. Habang nag-uusap sila ay nasa gate na ng auction house si Andy. Nang hindi tumitingin kay Ying o Bingbang, walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa Luminous Auction House. Ang manggagawang magsasaka na ito ay nasa lahat ng dako, hindi mo lang siya maalis. Inis na inis ni Bingbang at nagreklamo. Tara, pasok na rin tayo, baka wala nang upuan. Kinaladkad ni Ying si Bingbang at sabay na pumasok sa loob. Ang Luminous Auction House ay pinong nilagyan ng libo-libong upuan, ngunit ngayong gabi ay puno ito ng mga tao. Mag-isang nakaupo si Andy sa likod na hanay, lahat ng iba ay tumanggi na umupo sa kanyang tabi dahil sa kanyang kulot na hitsura. Hindi siya pinili ni Ying, kinaladkad niya si Bingbang paupo sa gilid ni Andy nang makakita siya ng bakanteng upuan. Tito, ano ang gusto mong bilhin dito? Nagtatakang tanong ni Ying kay Andy. Bingbang pouted her lips and said, mukha ba siyang mayaman? Parang nandito lang siya para sa show. Hindi sumagot si Andy. Wala siyang puso na magmalasakit sa anumang bagay. Dahil sa sinabi ng may-ari ng noodle shop, pumunta siya sa lugar na ito, para lang hintayin si Jenny. Sa 8 p.m, formal na nagsimula ang auction. Isa-isang inihain ang mga paninda at napagpalit sa wakas. Ang mga kalakal dito ay mga bagay na ipinagbabawal o ninakaw at sila ay nasa iba't ibang kategorya, nagpakita ng malaking interes ang mga tao sa gayong mga bagay at aktibong nagbibid para sa kanila, ang kapaligiran ay patuloy na nagninangas at tumataas. Excited ang lahat. Maliban kay Andy, na walang pakialam sa anuman maliban kay Jenny, siya ay nakaupo doon na naghihintay ng napakatagal ngunit hindi makakuha ng kahit isang hiwa ng pag-asa, nagsimulang may na si Andy at halos hindi na makaupo. Sa oras na ito, biglang umilo ang screen ng auction house, ang ipinapakita sa screen ay isang larawan ni Jenny Zia, na napakalinis, maganda at kaakit-akit. Ang mga lalaking madla ay agad na natuwa at ang kanilang mga mata ay naging matalas at maliwanag, marami sa kanila ang nagsisigawan. Itinuro ng host ang larawan ni Jenny at tuwang-tuwang sinabi, "The last but the most amazing masterpiece tonight." Hindi lang maganda ang babaeng ito, kundi napakalinis at malinis at hindi pa ginagalaw ng kahit sinong lalaki dati. Ngayon, magbibid kami para sa kanyang virginity. Ang paunang presyo ay, 0. Sana lahat ay aktibong makapagbid.
My Husband a Legendary Man, Chapter 64, Asset Verification of Andy Wu. Ang auction house ay nag-auction ng maraming kakaibang bagay, ngunit ngayon ang kakaibang finale ay hindi pa nagagawa. Ang pangunahing punto ay ang Jenny Zia sa larawan ay napakaganda, na kung saan ang mga emosyon ng mga lalaki ay umaagos. Excited ang lahat. Hindi nakakagulat na ang Luminous Auction House ay naglabas ng impormasyon ngayon na may magagandang bagay sa ilalim ng martilyo, at hindi ito binaygo sa amin. Oo, nagkataon lang na awkward ako sa asawa ko, nakakabusog lang ito. Ang ganda talaga ng babaeng ito, I must get her. Ha? Tingnan natin kung sino ang makakabili. Bago magsimula ang auction, tuwang-tuwa ang isang grupo ng mga tao. At si Andy Wu, nang makita ito, agad na namula ang kanyang mga mata, sumibo lang apoy ng galit sa kanyang mga mata, ang kanyang puso ay tila tinusok ng isang hindi nakikitang espada at ito ay dumudugo, ang galit at sakit ay tumama sa kanya ng sabay, siya ay halos mawalan ng kontrol at sumugod sa entablado at pinunit ang auctioneer. Gayunpaman, ang kanyang dahilan ay nagpahinto sa kanya, at alam niya na ang dugo ng bilangguan ay hinayaan siyang pumunta dito ng sadyang, at dapat pinaghandaan nila ang lahat. Kung magmadali siyang kumilos, hindi lang maliligtas si Jenny, madadami pa siya sa gulo. Hindi niya kayang makipagsapalaran, kahit na halos lampasan ng kanyang galit ang dahilan, nilunok niya ito. Nakaupo pa rin siyang parang bundok. Sa gitna ng ingay, kinatok ng auctioneer ang kahoy na martilyo. Magsisimula na ang auction. 1,000. 2,000. 5,000. 10,000. 20,000. Sa sinaunang bayan na ito na pinangalan ng Bayon, mayroong maraming mayayamang tao. Para makuha ang virginity ni Jenny, maraming tao ang handang gumastos ng mapagbigay. Sa sandaling magsimula ang auction, ang bidding ay napakabangis. Ang bawat tao ay nagmamadali upang taasan ang presyo ay ginawa ang eksena na napakakahindik-hindik, syempre. Napakaaktibo ng lahat, hindi lamang upang matulog kasama si Jenny, ngunit higit sa lahat, ito ay isang paligsahan ng karangalan sa mga kalalakihan. Sa makatuwid, ang presyo ng auction ay direkta mula 1,000 hanggang 100,000. $100,000, hindi ito maliit na halaga. Para sa ganoong presyo, makakahanap ka ng C-list star. Ngunit ang $100,000, sa auction na ito, ay tila hindi maaaring maging panghuling presyo ng transaksyon. $200,000. Biglang sumigaw ng malakas si Thunder na nakaupo sa front row. Si Thunder ay isang walang ingat na lalaki, mahilig din siya sa mga babae. Nine love siya kay Jenny sa unang tingin. Para makuha siya, handa siyang gumastos ng pera. $300,000. Sigaw agad ng isang matabang lalaki na malaki ang tenga. Ang kanyang pangalan ay Wenyan Liang. Tulad ni Thunder, isa siya sa mga nambubuli kay Bayon. Gusto rin niya si Jenny. Hindi naiintindihan ng mga babae ang ganitong uri ng labanan sa pagitan ng mga lalaki, tulad ni Bingbang Fang. Siya ba ay nagkakahalaga? Naguguluhang tanong ni Bingbang Fang. Tinitigan ni Ying Tang ang screen at sinabing, ang mga magulang ng tao ay maganda. Tumango si Bingbang Fang at sinabing, talaga. Nagtataas pa rin ang presyo sina Thunder at Wenyan Liang. Parang mas exalted ang dalawa, may tendency na hindi na sila titigil. Automatikong huminto sa pagbibid ang iba. Bagamat lahat sila ay interesado kay Jenny, ngunit ang pera ay hindi lumalaki sa mga puno. Parang medyo imposibleng gumastos ng ganoon kalaking presyo para sa isang babae. Sa kasalukuyan, tanging sina Thunder at Wenyan Liang pa lang ang nasa isang stalemate. 1,000,000. Sigaw ni Wenyan Liang. Sina Wenyan Liang at Thunder ay orihinal na magkaribal. Bagamat magkaibang lugar ang pinamahalaan ng dalawang lalaki, madalas silang magkaroon ng mga salungatan, at walang sino man ang makumbinsi. Time, sa naturang auction, nagkita ulit ang dalawa. Kapag nag-away ang dalawang tigre, siguradong matatalo ang isa. Ayaw magpatalo ni Wenyan Liang kahit na masisira siya, kailangan niyang manalo kay Jenny para patunayan ang sarili. Ngunit 1,000,000, isang talagang kamanghamanghang halaga. Kung ito ay ang kayamanan, kung gayon, ito ay maaaring nagkakahalaga ng 1,000,000. Gayunpaman, ito ay pagkabirhen ng isang batang babae, at 1 gabi lamang, ang buong bagay ay naging masyadong katawa-tawa. Nagulat ang mga puso ng mga naroroon. Nagbago ang mukha ni Thunder at bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na si Wenyan Liang ay magtataas ng presyo, 1,000,000. Para kay Thunder, hindi na ito maliit na bilang. Ilang may-ari ng tindahan ang mabablockmail niya para makakuha ng 1,000,000. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Thunder ay karaniwang gumagastos ng maraming pera ng random. Hindi siya isang taon na makakatipid ng pera. Ngayon wala siyang gaanong pera, 1,000,000, nakatumbas ng pagpatay sa kanya. Nag-alinlangan siya. Bakit pare, wala ka bang lakas ng loob na taasan ang presyo? Sabi ko hindi mo ako mahahamon. Tumingin si Wenyan Liang kay Thunder at nagalit. Ihihinto na ng Thunder ang bandila at hindi na magtataas ng presyo.
Biglang inis kay Wen Yanliang, ang momentum ng hindi kasiya siyang pagtaas muli, agad siyang sumigaw. 1.1 milyon. Para sa dignidad, hindi siya matatalo. Alam na ng Tosong Soro, si Wen Yanliang, na kumakapit si Thunder, ngunit nasa kamay niya ang tagumpay. Kung kaya niyang manalo sa di nakikitang laban ng ito, hindi lang niya mailalabas ang kanyang galit, kundi pati ang kanyang reputasyon. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, maihahambing siya sa Thunder. Gusto niyang durugan ng buo ang isa't isa era. Saglit siyang ngumisi at saka sinabing, 1.2 milyon. Lalong naging mabangis ang labanan ng dalawang tigre, at nasa sabik din ang mga puso ng mga manunood, nag-alab ang kanilang sigasig, at marahas na umaagos ang dugo sa katawan. Kahit na maraming mga batang babae na naruroon ay nainggit kay Jenny, 1.2 milyon, napakalaking tukso para sa mga kababaihan. Bilang isang maliit na bully, si Thunder ay may malakas na puso sa kanyang mga buto, at gusto rin niyang maglaro ng husto sa auction na ito at itatag ang kanyang prestihiyo. Gayunpaman, ang mga ari-arian ang kanyang kahinaan. Wala naman talaga siyang pera. Sa sandaling ito, ang kanyang hitsura ay napakalungkot. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tinanong ang kanyang personal na kasama sa paligid niya. Magkano ang natitirang pera sa aking card? Ang isa ay sumagot, 1.5 million. Nang marinig ito, marahas na nagngangalit si Thunder. Kahit na masiraan siya, hindi siya matatalo kay Wen Yanliang. Sumigaw siya, 1.3 million. Walang iniisip, si Wen Yanliang ay nagpatuloy sa pagtaas ng presyo at sinabing, 1.4 million. Mas lalong umitim ang mukha ni Thunder. Hanggat siya ay tumawad muli, siya ay malugi. Ang huling bid na ito ay talagang nangangailangan ng maraming tapang. Matagal na nag-alinlangan si Thunder at magsasalita na sana. Biglang isang mapurol na boses ang tumunog sa auction house. 100 milyon. Boom! Isang bato ang nagdulot ng libu-libong alon. Ang luminous auction house ay kumukulo. Ang karamihan ng tao ay nagsimula na ng isang malaking alon sa kanilang mga puso. Ang hinihinging presyo na higit sa 1 milyon ay itinaas sa 100 milyon ng sabay-sabay. Nakakaloka ito. Sinundan ng lahat ng mga tao ang boses at tumingin sa bidder. Ang taong sumigaw ng mataas na presyo na 100 milyon ay walang iba kundi si Andy Wo. Nang makita ng lahat si Andy Wo, mas lalong lumala ang gulat sa kanilang mga mata. Kung si Andy Wo ay isang malaking shot, maaaring tanggapin ng lahat ang katotohanan ito, ngunit makikita ng sino mang may mata na si Wo ay ganap na kapareho ng Trump sa kalye. Ang gayong tao ay may 100 milyong dolyar. Sino ang maniniwala? What the fuck? Nagbibiro ba siya? Baliw yata siya, sumisigaw dito ng bulag. Oo, paano magbibid ang isang normal na tao ng 100 milyong dolyar? Tingnan mo, siya ay isang pulubi, hindi saan siya makakakuha ng 1 bilyong dolyar. Pagkatapos ng pagkabigla, nagkaroon ng maraming pagdududa. Tapos walang naniniwala kay Andy. Ang isang taong mukhang Andy ay maaaring magkaroon ng 100 milyong dolyar. Akala ng lahat isa siyang baliw. Maraming mga tao ang mapanlit tungkol sa baliw na ito, at ang ilang mga tao ay nagalit pa sa kanyang pag-uugali. Si Wen Yanliang at Thunder ay labis na nagalit. Matindi ang laban ng dalawa, at oras na para maabot ang huling sandali, si Andy na ang humarang sa kanila at Sam Ira sa kapaligiran ng kanilang pakikibaka. Ito ay hindi matatagalan. Fuck, sinadyabang gulo ang lokong ito. Tawag ni Thunder. Mas galit si Wen Yanliang kaysa kay Thunder. Panalo na siya para sa auction na ito, ngunit biglang lumabas si Andy Wo at sumigaw, na ginawang walang kabuluhan ang kanyang ginawa, labis siyang nagalit. Iniunat niya ang kanyang kamay, itinuro si Andy, at sinigawan ang security guard ng auction house. Halatang nandito ang pulubing ito para manggulo, sipain siya. Ang luminous auction house ay bukas sa loob ng maraming taon. Nai-auction na nito ang lahat ng uri ng nakaw na gamit, ngunit nagbubukas pa rin ito ngayon. Ito ay nagpapakita na ang auction house ay may malakas na backup. Ang luminous auction house ay mayroon ding sariling mga patakaran at paraan ng paggawa ng mga bagay. Hindi nila pinipigilan ang sino man na magbid. Ang bawat tao ay maaaring tumawag sa kalooban. Tungkol naman sa hindi pagbabayad ng pera, ang auction house ang hahawak nito. Kaya naman, hindi pinansin ng security si Wen Yanliang. Nagulat din si Ying Tang, na nakaupo sa tabi ni Andy. Mabilis niyang ipinaliwanag kay Andy. Buddy, hindi ito biro, babaliin nila ang iyong paa kapag hindi mo mabayaran ang presyo. Maging si Bing Bang Fang ay hindi napigil ang sabihin. $100 million, alam mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin nito? Para sa isang babae, baliw ka ba? Para kina Ying Tang at Bing Bang Fang, si Andy ay isang mahirap na pulubi na walang makakain. Kung makapagbibigay siya ng 10,000 dolyar, ito ay hindi ka panipaniwala. Kung mayroon siyang 100 milyon, ito ay isang pantasya. Ang 100 milyon, para sa mga ordinaryong tao, ay masyadong mataas, ngunit para kay Andy, tulad ng isang patak sa balde.
Gumamit man siya ng 10 billion para bilhin si Jenny, hindi na kasimangot si Andy. Hindi niya hahayaang mahulog si Jenny sa kamay ng ibang lalaki. Kailangan niyang kunin si Jenny. 100 million minsan. Sabi nung auctioneer nung walang nagtaas ng presyo. 102 beses. Maya-maya, walang nagtaas ng presyo, at patuloy na sumigaw ang auctioneer. Nang makitang matatapos na ang lahat, naghihintay si Andy, at nababalisa si Yingtang. Muli niyang hinikayat si Andy. Buddy, pakipaliwanag na mali ka, o hindi mo maibigay ang pera at papatayin ka. Sinabi ni Bingbang Fang. Ying, bakit siya pinapahalagahan? Tingnan mo ang kanyang katangahan, at siya ay karapat dapat na patayin. 103 times. Okay, the deal. Ibinagsak ng auctioneer ang kahoy na martilyo at tinapos ito. Nang makita ito, sumigaw si Wenyan Liang at tumayo, itinuro si Andy at sumigaw. Nagpoprotesta ako, humihiling ako ng pagpapatunay ng kapital para sa taong ito, hindi ako naniniwala na makakabayad siya ng 100 milyong dolyar. Oo, gusto kong i-verify ang kanyang mga ari-arian. Tumayo din si Thunder, galit na sinisigawan si Andy. Sina Wenyan Liang at Thunder, dalawang matandang magkaribal, ay nakatayo sa parehong harapan sa unang pagkakataon at nagkakaisang sinalungat si Andy. Sumigaw din ang iba sa auction at humingi ng capital verification kay Andy. Walang makapaniwala na makakabayad si Andy ng 100 milyong dolyar. Sa boses ng madla, bumaba ang auctioneer sa auction stand at lumapit kay Andy. Tumingin siya ng malalim kay Andy at mariing sinabi. Sir, dahil sa malaking turnover, kailangan nating gumawa ng asset verification. My husband a legendary man, Kabanata 65, The Power of a Single Punch. Sa napakaraming tao na nagtatanong tungkol kay Andy at ang hiyaw ay masyadong mataas, kasama ang katotohanan na ang turnover ay napakataas na presyo, makatuwiran para sa auction house na kinakailangan upang i-verify ang asset ni Andy. Ang mga tao sa bahay, lahat ay nakatingin kay Andy sa sandaling ito. Tiningnan din ng auctioneer si Andy pagkatapos ng kanyang tanong. Biglang tumayo si Andy, kinuha niya ang kanyang black card ng Jiangdong Bank at nagtanong sa mahinang boses, kailangan mo pa ba ng verification? Agad na nakilala ng auctioneer na ang hawak ni Andy sa kanyang kamay ay ang tunay na Supreme Black Card, kaya bahagyang nagbago ang kanyang mukha at agad na sinabing, no need. Ang deposito sa Supreme Black Card ay hindi kailanman maaaring kukulanggan sa 100 milyong dolyar, iyon ay isang matatag na katotohanan. Kung ang balanse sa black card ay hindi lalampas sa 100 milyong dolyar, ang bangko ay may karapatan na bawiin ang card. Ang auctioneer ay isang cosmopolitan na tao at kilala niya ito. Pagkatapos nito, agad na niyaya ng auctioneer si Andy na pumasok sa loob at magalang na sinabing, Sir, congratulations on your successful bid, please follow me. Paano hindi na kailangang i-verify, kumuha ka lang ng card at mapapatunayan mong mahigit 100 milyong dolyar ang iyong mga ari-arian. Mayroon akong mahigit 12 bank card sa aking bag. Tutol at sumigaw si Thunder. Oo, paano niyan mapapatunayang mayroon siyang mahigit 100 milyong dolyar na mga ari-arian? Maraming tao ang sumang-ayon kay Thunder at sumigaw. Paliwanag ng auctioneer sa mahinang boses, ito ang Supreme Black Card ng Jiangdong Bank, ang balanse sa card ay dapat hindi bababa sa 100 milyong dolyar, kung hindi mo maintindihan, maaari kang tumawag sa Jiangdong Bank at magtanong. Napakalakas ng mga salita ng auctioneer. Naunawaan agad ng mga tao sa auction house. The Supreme Black Card, I think I've heard of it, it seems to be a privilege card specifically for big names. Oo, may isa ang amo ko, at narinig ko na ang balanse ng deposito ay talagang hindi maaaring mas mababa sa 100 milyong dolyar o babawiin ng bangko ang card. Ang taong ito ay may Supreme Black Card, ito ay hindi ka panipaniwala, tama. Hindi mo maaaring hatulan ang 1 libro sa pamamagitan ng pabalat nito, at ngayon ay talagang naniniwala na ako. Ang mayamang lalaking ito ay isang dirtbag din, siya ay napakayaman ngunit siya ay mukhang tanga lamang. Ang auction house ay puno ng mga boses na may pagkamangha. Naging sentro talaga ng bayan si Andy at nabigla ang lahat sa kanya. Si Thunder at Wenyan Liang naman ay naninigas na umupo, parang namumutla ang mga mukha nila at tulala, naramdaman na nila ngayon ang libo-libong emosyon na dumadaloy sa kanilang mga puso. Ang dalawang lalaki ay ang mga pangunahing tauhan dito, nag-aaway sa halagang 1 milyon lamang, at nais pa rin sugpuin ang isa't isa para magkaroon ng ilang prestihiyo. Sino ang nakakaalam na si Andy ay direktang nag-alok ng 100 milyong dolyar, hayaan silang dalawa na agad na naging walang halaga, ang nakakatakot, ang mga taong ito na gumastos ng 100 milyon upang bumili ng 1 babae para sa 1 gabi, ay mukhang pulubi, hindi sila naniniwala sa pulubing ito. Maaaring magkaroon ng 100 milyong dolyar, ngunit ang katotohanan ay nasa harap nila, at maaari lamang nilang paniwalaan ito. Matagal na nanginginig sina Thunder at Wenyan Liang na parabang dumanas ng matinding suntok.
Si Ying Tang at Bing Bang Fang, na nakaupo sa tabi ni Andy, ay labis ding nabigla, hindi nila maigalaw ang kanilang katawan ng kaunti, ngunit ang kanilang mga puso ay umaalon at tumatalon sa pagkamangha, sila talaga. Hindi ko maisip na ang isang taong mukhang isang migrant worker na malapit ng mamatay sa gutom, ay maaaring maging isang bilyonaryo. Nakakabaliw na mundo talaga. Ying, tama ka, hindi natin mahuhusgahan ang mga tao sa pamamagitan ng tinted na salamin. Ungol ni Bing Bang Fang. Sa isang akma ng nagtatakang boses, sumunod si Andy sa auctioneer at umalis sa venue sa backstage ng auction house. Ang auction house ay may malalaking POS machine, para sa mga card tulad ng Supreme Black Card na nasa kamay ni Andy, hain ilimitado ang turnover. Matapos matagumpay na magbayad ni Andy ng 100,000 dolyar, hindi na siya makapaghintay na tanungin ang auctioneer, nabayaran ko na ang pera, nasaan ang tao? Mahina ang boses ni Andy, matinding emosyon ang pinipigilan niya. Tumawa ang auctioneer at sinabing, huwag kang magmadali. Naging naiinip si Andy na sinabi sa masungit na boses, gusto ko siyang makita. Pagkatapos lang niyang makilala si Jenny ay gaman ang pakiramdam niya, ayaw niyang mag-aksaya ng isang segundo. The auctioneer slowly explained, she is definitely not in our auction house, we auction things here, and we have procedures, transaction cannot be done in the auction house. Pagkasabi niyan, kinuha niya ang isang card mula sa isang hardcover box, inabot ito kay Andy at sinabing, ito ang susi ng kwarto para sa bamboo room, pumunta ka doon. Ang bamboo room ay isang kilalang hotel sa sinaunang bayan ng Bayon. Ang mga tirahan sa bamboo room ay pawang mga sinaunang gusali, pavilion, terrace at tore, lahat ng laki ng pond, lahat ay itinayo sa mga hardin. Ang lugar na ito ay parang isang makalumang asyenda noong sinaunang panahon, isa ring espesyal na katangian ng sinaunang bayan ng Bayon. Ang isang gabing pamamalagi dito ay mura. Kinuha ni Andy ang susi ng kwarto at tinignan ang room number, saka iniangat ang ulo at tinitigan ang auctioneer at mariing sinabi, sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Ang isang simpleng parirala ay naglalaman ng walang katapusang pagbabanta. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Andy at mabilis na umalis. Kalalabas lang ng auction house, nakasalubong niya si Ying Tang at Bing Bang Fang na naghihintay sa kanya sa pinto. Nang makita nila si Andy ay agad silang naglakad papunta sa kanya. Tito, bakit ang yaman mo? Ano ang iyong ikinabubuhay? Si Ying Tang ay napaka-curious kay Andy ngayon, at hindi niya maiwasang gustong makilala si Andy. Nagmamadaling naglakad si Andy, ayaw niyang mag-aksaya ng isang segundo, kahit alam niyang simple at mabait na babae lang si Ying Tang, pero sa ngayon, gusto lang niyang mahanap si Jenny sa lalong madaling panahon, kaya wala siyang nagawa. Oras o lakas na magmalasakit sa iba. Sa oras na ito, nagtanong si Bing Bang Fang, Tiyo, handa kang gumastos ng 100,000 dolyar para sa isang babae, tingnan mo ako, magkano ang halaga ko. Si Bing Bang Fang ay orihinal na mina maliit ng husto si Andy, ngunit magandang lente, masamang frame, si Andy ay hindi lamang may pera, ngunit nakakagulat din na mapagbigay, gumastos siya ng 100,000 na kasingdali ng gumastos ng 1 dolyar ng ibang tao, na naging sanhi ng pag-usisa ni Bing Bang Fang tungkol kay Andy. Hindi pinansin ni Andy si Ying Tang at wala pang pakialam kay Bing Bang Fang, nagpatuloy siya sa paglalakad ng mabilis. Nang makitang tuluyan na silang hindi pinansin ni Andy, hindi nasiyahan si Bing Bang Fang, sa sobrang galit niya ay napagalitan siya, medyo mayaman lang, bakit ganyan ang ginawa niya? Hindi nagalit si Ying, tinukso niya si Bing Bang Fang, hindi lang siya medyo mayaman. Ungol ni Bing Bang Fang at hindi nagsalita. Ngunit hindi pa nakakalayo ng ilang hakbang si Andy, biglang may sumulpot na mahigit 10 lalaki sa magkabilang gilid ng kalsada at hinaranggan si Andy. Ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay isa sa malalaking figure sa sinaunang bayan ng Bayon, Thunder. Anak, sige, maglakas loob kang manakawan sa akin ng isang babae, natatakot ako na hindi mo alam kung sino ang namumuno sa sinaunang bayan ng Bayon. Tumingin si Thunder kay Andy na may paghamak sa kanyang mga mata at sinabi sa pananahimik na boses. Si Thunder ay isang lokal, pamilyar na pamilyar siya sa sinaunang bayan, kilala niya ang sino mang may kapangyarihan sa bayan, ngunit hindi pa niya nakikilala si Andy, kaya halatang tagalabas si Andy na hindi pinapahalagahan ni Thunder. Walang pakialam si Andy at lalagpasan na sana siya at aalis, pero hindi ginawa ni Thunder ang gusto ni Andy at nagpatuloy siyang tumayo sa harap ni Andy, brutal niyang sinabi, gusto mo pa bang umalis? Pinahiya mo ako ngayon, at ikaw ay hindi aalis sa sinaunang bayan ng Bayon maliban kung magbabayad ka sa akin ng 1,000,000 dolyar bilang kabayaran. Alam ni Thunder na si Andy ay isang napakayamang estranghero na maaaring gumastos ng 100,000 dolyar ng walang pag-iingat, ang 1,000,000 ay chump change lang para sa kanya. Kaharap ang isang mayaman, paanong hinayaan lang siya ni Thunder? Sinadya niyang harangin si Andy dito, sinusubukan siyang i-blackmail. Hoy, Thunder, gagawa ka ba ng pabor sa akin?
Hayaan mo na lang. Nagmamadaling lumapit si Ying Tang upang iligtas si Andy nang makita niyang napapaligiran si Andy ni Thunder at ng kanyang mga tauhan. Tumingin si Thunder kay Ying Tang at tinanong siya, kilala mo siya? Marahang tumanggo si Ying at seryosong sumagot, ma'am. Kumunot ang noo ni Thunder, na nagsasabing, well, it doesn't help, pinahiya niya ako sa auction house. He's not gonna get out of here safely without giving me $1 million. Nagsalita si Thunder sa matigas na tono at parang hindi masasagot. Bamulong din ang kanyang mga kampan, oo, kailangan niyang magbayad ng $1 million. Ito ay isang tahasang pagnanakaw. Si Ying Tang ay nagalit sa kanilang kahangalan. Tinitigan ni Thunder si Ying Tang at marahas na sinabi, Ying Tang, hindi kita sisisihin para sa kapakanan ng iyong kapatid, ngunit mas mabuting mag-ingat ka habang nakikipag-usap sa akin. Nanatiling tuwid si Ying Tang at sinubukang magsabi ng kung ano, sa puntong iyon, biglang tumakbo si Bing Bang Fang at pinigilan siya, marahang bamulong, Ying, iwasan mo ito. Napakagatlabi si Ying at hindi na nagsalita. Pagkatapos, biglang nagsalita si Andy sa malamig at matigas na boses, lahat kayo, lumayas kayo sa daraanan ko. Naiinis siya sa mga taong ito, na patuloy na niloloko at nag-aaksaya ng oras. Nang marinig si Andy na magsalita ng ganoon, hindi napigilan ni Ying Tang na magulat, na agad na nagpaliwanag kay Andy, huwag kang ang bastos. Napakahusay ni Thunder sa pakikipaglaban, kaya niyang pumatay ng toro sa isang suntok. Gayunpaman, huli na, agad na nagalit si Thunder nang marinig niya si Andy na humiling sa kanya. Pinandilatan niya si Andy, damn it, if I don't kick your ass today, you'll never know who I am. Galit na galit si Thunder. Ang kanyang galit ay natakot sa lahat. Kaagad, gumalaw si Thunder, at bumagsak siya, inabot ang kanyang kamay na bakal at tumama kay Andy. Ang braso ni Thunder, na may lakas na 10,000 pounds, ay parang isang mabangis na dragon na lumalabas sa dagat. Kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin, humampas ang braso niya kay Andy. Andy, tumakbo ka. Dahil alam niyang hindi niya matutulungan si Andy, walang nagawa si Ying Tang kundi kinakabahang paalalahanan siya na mag-ingat. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Andy sa pag-atake ni Thunder. Sa pagharap sa bakal na kamao ni Thunder na maaaring pumatay ng toro, bahagyang kinuyom ni Andy ang kanyang kamao at diretsyong bumangga sa kamao ni Thunder. Bang! Isang kalabog ang narinig habang nagsasalpukan ang mga kamao. Palabas na may katok. Ah, yung kamay ko, nabali yung kamay ko. Malakas na bumagsak ang kulog sa lupa, humahagulgol sa sakit.